kumusta? Ngayon, magbibigay ako ng update kung ano na ang nangyari kay Sola, yung hedgehog natin. Naalala nyo sa previous video natin na naggawa tayo ng bioactive enclosure para kay Sola, para medyo natural ang kanyang habitation. So, nag-promise ako na magbibigay ng update, so this is it. I think mga 23-25 days ago, nung nilagay natin si Sola sa kanyang bagong enclosure. So, let's find out. So ito pa rin, medyo tumubo na yung mga halaman, matibay na. Hanapin natin siya. Minsan kung saan siya siyang hide nagtatago, no? At alam naman natin na active lang siya tuwing gabi. So, right now, nakatutulog siguro siya. Hanapin natin. Wala doon. Ah, baka nandito. So, hanapin natin siya. Yan siya, oh. Yan. Papahinga. So far okay naman, kumakain na siya doon sa food station niya, umiinom ng tubig doon sa water station. Mayroon lang siyang mga first 2 days may mga attempt siya para makawala, no? Nakakaya pala niyang umakyat dito. Umakyat siya dito. Muntik na siya makawala. Kaya nagdagdag kami ng tao para hindi na siya makapasok. Pangalawang attempt niya doon din sa kabilang gilid. So nakita niya na pwede dito. Pumunta siya doon sa kabilang gilid. Ganun din ang ginawa niya, muntik na siyang makaakyat. Pero naglagay ulit kami ng additional ng mga kahoy na medyo madulas na flat na kahoy para hindi na siya makaakyat. Ang isa pang pinaka-successful attempt talaga niya pagtakas, na nakatakas talaga siya, na butas siya dito. Dito siya lumabas. So nung dito siya lumabas, nakawala talaga siya. Mabuti nakita namin. So that's why ni-strengthen namin yung mga fences. Lagyan namin ng bato. Yan, lagyan na dami ng bato dito para hindi na siya makakutkut, no? Para hindi na siya, no? Until such time na nasanay na siya na hanggang dyan na lang siya sa kanyang enclosure. So, yun din, titingnan din natin kasi minsan yung pagkagawa natin ng enclosure, baka may mga butas na kaya niyang kalmutin at makalusot siya. So far, after I think mga 22-25 days, mukhang nasettle na siya sa kanyang enclosure. In fact, tuwing gabi, mas active siya. At saka sa umaga, yan, lagi natutulog sa iba't ibang klaseng hide. Kung maaraw o maulan, lumilipat siya kung saan siya mas comfortable na napagtataguan at makatulog siya. Okay? So, a bit later, papaliguan natin siya. Kasi usually naman, sa natural habitat, hindi naman talaga siya naliligo. Pero from time to time, pinapaliguan din namin para at least ma-check namin yung katawan niya. Kung healthy pa or may mga predators na nag-attempt, for example may sugat, so maganda na rin yung pinapaliguan siya. But there mayroon din way na pagpaligo sa kanila kasi mga ano yung kanilang quills, matatapang, ayun to, matutulis, no? So dapat alam din natin. So join me sa pagpaligo kay Sola. Pero mamaya titingnan din natin si Luna, yung kanyang asawa at saka yung mga anak. Kumustahin din natin kung malaki na sila or kung pwede na ba sila mahiwalay kasi mga ilang months pa lang, 3-4 months, baka hindi pa pwede. Pero at least titingnan natin mamaya-maya. Okay? Okay, kita mo, ang dumi-dumi niya na. Oh, may mga itim-itim na sa dumi. So, I think ready na siyang mapaliguan. So, tala, samahan mo, papaliguan natin si Sola. So, ito na siya. Paliguan natin, tingnan mo, dumi-dumi, oh. Very anxious na siya, nagagalit na siya kasi ayaw niyang hinahawak-hawakan siya. So, yung kulay golden quill niya naging ano na, oh, may mga batik-batik na sa dumi. So ang kailangan lang natin, isang tub, maganda rin pag running water, pero kung gusto niyong maayos pagkaligo, pwede rin hindi running water muna. Basta tub, tapos may tubig. Tapos ilagay natin siya sa tubig. Ang usually ang ginagamit nitong, yung iba hindi sinasabunan. Pero usually ang ginagamit namin para magpagsabon, mas maganda gumamit ng pang baby na pangligo or baby shampoo. Kasi ang baby shampoo mostly, ang baby shampoo, no tear, ano siya, yung parang mga no tear na formula. Hindi, wag yung adult kasi mataas ang chemical, ano niya, yung sa baby kasi okay. So yun ang ginagamit namin. Tingnan mo, napaka-active niya, oh. Gusto mong umalis. Kawala. So yun, paliliguan natin siya. Basain natin. So na, ba't ayaw mong maligo? Bigyan natin ng abo.
medyo malalim yung ano nyo, lalagyan ng basing nyo kasi bilis yan sila kawala, katapas. Tapos gamit tayo ng toothbrush na ma-soft lang yung bristle. Tapos gasan lang natin siya. Kung saan papunta yung quill, pag ganun din yung pag ano nyo. Ayan, dandahan muna. Hindi man kailangan malakas. Lalo na yung mga portion kung saan madumi. Imagine mo, more than 20 days siyang nasa mga lupa. Kasi videoin ko pa lang sila sola, titingnan ko nasa labas sila. Nalabas lang. Na. Cut. Muna. Kukunin na natin po. Nasa na. Okay. Wow. Bumilog. So, ito na siya. Bagong ligo.
balik ka na sa ula ha, sa bahay mo. Patuyo ka muna. Okay, papatuyo muna siya. Then, babalik na natin siya doon sa kanyang enclosure. Linis na ulit siya. Bagong ligo. Okay. Ito siya. Okay. So, medyo bagong ligo na siya. Amoy baby. Tapos, lumabas na yung kanyang malinis na quills. Kulay gold. See? Ito mo yan. So, nung una parang ayaw niya, pero pag ano na niya yung tubig, naging comfortable. Okay, so usually pinapaliguan again siya mga once a month. So, depende kung sobrang dumi na. Although sa natural habitat niya, hindi naman siya naliligo, pero maganda rin kung paminsan-minsan pinapaliguan siya para nati-check mo kung may mga sakit siya o may mga sugat. Siyempre dahil nandun na nga siya sa kanyang natural habitat enclosure, para malaman din natin kung may magkasugat or kung may sakit siya o hindi. So okay din pag pinapaliguan siya paminsan-minsan. Okay? So okay na siya. Tayin muna natin na mas tuyo siya ba? Kasi pagka ibalik muna agad doon sa kanyang enclosure tapos medyo basa pa, madali rin kumapit bumalik yung dumi. So hintay-hintayin natin yung na matuyo siya. So habang nagpapatuyo siya, ipapakita ko muna sa inyo kung ano nangyari kay Luna, yung kanyang asawa at saka yung kanyang mga babies, para ma-update din kayo kung ano, kumusta na sila. Okay? So patuyo ka muna dyan ha. So ito si Luna, nandito pa rin kasi hindi pa pwedeng ihiwalay sa babies niya. So si Luna, nabantayan niya ang kanyang mga baby. Ito, mayroon tayong apat na baby. Yan, one. Nandito yung isa nagtatago. And two, three, four. Yan o. Tingnan natin kung nagagalit yung mama niya. Yan. Yan. Ito pa yung isa. Cute nila. Cute. Ano pa rin dito? Malalaki na sila. Compare yung last time natin silang nakita. Medyo may halo. Yan yung nanay niya. Tingnan natin kung mahawakan natin yung nanay. Ayaw pa hawak. Ayan, si Luna, yung mama. Ayan. Nabantayan niya ang kanyang mga baby. Ayan. So, hindi pa siya pwedeng ilagay sa enclosure kasi pwedeng may mga baby niya. Saka yung mga babies din, hindi pa pwedeng. Medyo tuyo na siya. Nagagalit niya, oh. Bilog na bilog. Oh. Nagagalit siya. Tuyo na siya. So, ibabalik na natin siya sa kanyang enclosure. Mo, oh, nagagalit na. Nabilog siya. Babalik natin siya sa kanyang bahay. Please, mabango na siya at malinis. Oh. Ito na. Bye-bye. Hanggang mo siya, oh. Hanggang mo muna. Oh. Bye-bye. So, inis na, babalik ka na. Yan. Okay. So, yan. Yun ang nangyari sa kanila. So, maraming salamat sa panonood, sa update ni Sola at kanyang iba pang kasama, si Luna at mga babies.